Masayang bati, mga Ophirians. Tulad ng ipinangako namin noon, tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa tithes o ikapo. Ang video na ito ay mag-focus muna sa tithes or ikapo. Hindi po natin tatalakayin dito ang tungkol sa mga offerings and other vows. Itong mga offering and vows ay yung mga pangako na ibinibigay natin sa Ama. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa tithes o ikapo? Bago tayo magpatuloy, haharapin muna natin ang ilang issue na madalas at paulit-ulit nating naririnig mula sa iba't ibang sekta. Bakit daw itinuturo ng OHC, Ophirian Heritage Conservatory, ang mga makalumang kautusan ni Moses? Obsolete na daw ang Law of Moses. Magkalinawan tayo. Una, tinatawag ng maraming pastors at evangelists na Law of Moses ang mga kautusan. Mali po yan. Hindi po nararapat na tawaging kautusan ni Moses or Law of Moses dahil hindi po si Moses ang author ng kautusan. Mukhang hindi nyo yata nauunawaan ang inyong binabasa at hindi nyo alam ang inyong mga pinagsasabi. Ang gumawa ng kautusan ay ang Ama at hindi po si Moses. Ibinigay lamang ito kay Moses. Law of Alahayam or Law of Elohim at hindi po Law of Moses. Pakiayos po ang inyong mga salita. Yan ba ang turo sa inyo sa mga ipinagmamalaki ninyong theology? Ang matuto ng kamangmangan? At tinatawag nyo ang inyong mga sarili na pastors, evangelists, theologians, doctors of theology, doctors of divinity, at kung ano-ano pang titulo ng kamangmangan? Malaki ang depekto ng inyong mga hawak na Biblia. At ang depekto na yan ay pinapalala ng makikitid ninyong pag-iisip. Ulitin ko sa inyo. Ang kautusan na ipinatutupad ay Law of Elohim na ibinigay lamang kay Moses. Kailanman hindi si Moses nagpapatupad o nagpatupad ng sarili niyang kautusan. Pangalawa, kung tinututulan ninyo ang tinatawag niyong Law of Moses, dahil sabi niyo obsolete na ito, bakit masigasig kayo sa pagpapatupad ng tithes? E bahagi yan ng sinasabi niyong mga makalumang kautusan ni Moses. Bakit pinapatupad niyo? Dahil ba sa ito ay pagkakaperahan? Ano po ba talaga ang totoo? Pangatlo, sa sino mang mag-iintriga o nang iintriga ngayon sa OHC na kesyo andyan na, pera-pera na ang pinag-uusapan. Ito ang masasabi namin sa inyo. Makinig kayong mabuti. Wala pong napupuntang pera kay Ophirio kahit piso o singkong duling. Pang-apat na punto, ang ginagawang pagpapatupad ng tithes nitong mga sekta ay mali at taliwas sa ipinag-utos ng Law of Elohim. Kapansin-pansin itong sekta na itinatag ng babaeng propeta na naalog ang utak. Yung babaeng propetang nagsasabi na mayroon daw hagdan paakyat sa langit at nakita niya rin daw si Enoch sa planet Saturn. Hindi lamang ang banal na pangalan ng Ama ang sinipa nitong sekta, kundi pati ang Law of Elohim na ibinigay kay Moses. Obsolete na daw at para lamang sa mga Israelites. Ngunit, pagdating sa tithes, at ang harvest and ingathering, aba, ipinatupad talaga ng masigasig. Bakit kaya? Alam na dis. May permit daw sila mula sa pamahalaan. Makinig kayo, mga pastor ng babaeng propetang naalog ang utak. Mali po ang ginagawa niyong pangungulekta sa publiko dahil hindi po ganyan ang nasusulat. Ang harvest and ingathering ay mula po sa kawan pagkatapos ng tag-anihan.
Kapag sila ay nag-ani na ng sarili nilang pananim, hindi po kukolektahin sa publiko. Magkalinawan tayo, mga pastor. Libadurang doktrina ang ipinapatupad ninyo. Yan ay isang panlilin lang sa publiko. Yan ay isang huwad na katuruan sa iyong mga miyembro. Kawawa naman ang mga miyembro ninyo. Kaya huwag ninyong ipagmalaki sa amin ang permit-permit na ibinigay sa inyo ng pamahalaan. Ang pinag-uusapan dito ay biblical basis bilang permit kung ang inyong ginagawa nga ba ay naaayon sa kasulatan at hindi libadurang doktrina. May ipinagpapasalamat din naman kami sa inyo, mga pastor ng babaeng propeta na nalugang utak. Tinawag ninyong Ofirio ang Ofirian Heritage Conservatory. Salamat po. Binigyan nyo rin ng pangalan ang ilalabas naming Bible. Tatawagin namin itong Ofirio Bible. Pag-aralan natin, abangan nyo ang aming version, Ofirio Bible. Ilalabas po natin yan, hopefully, sana matapos ngayong taon, 2021. Mag-focus na tayo sa tithes or ikapo. Unang nabanggit ang ikapo sa panahon ni Abraham, nasusulat Genesis chapter 14 verse 18 to 20. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of Elohim Most High, and he blessed Abram, saying, "Blessed be Abram by Elohim Most High, creator of heaven and earth. And praise be to Elohim Most High, who delivered your enemies into your hand." Then Abram gave him a tenth of everything. Maliwanag. Nagbigay ng tithes si Abraham kay Melchizedek. Huwag niyo po munang itanong kung sino si Melchizedek. Tanggapin muna natin ang sinabing siya ay priest ng Elohim. Hintayin nyo na lang po ang Biblia ni Ofirio para malaman kung sino si Melchizedek. Isa pang pangyayari kung saan nabanggit ang ikapo ay sa panahon ni Jacob noong siya ay nakipag-covenant sa ama. Genesis chapter 28 verse 20 hanggang 22. Then Jacob made a vow saying, "If Alahayam will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then Yahweh will be my Alahayam, and this stone that I have set up as a pillar will be house of Alahayam, and of all that you give me, I will give you a tenth." Sinabi ni Jacob, kung pagpapalain ng Alahayam or Elohim ang kanyang paglalakbay, na siya ay ligtas, may pagkain, damit na susuotin, at kung siya ay makakabalik sa bahay ng kanyang magulang, siya ay magbibigay ng ikapo mula sa anumang matatanggap niya mula sa Alahayam or Elohim. Lumalabas na ang pagbibigay ng ikapo ay matagal ng kaugalian mula pa kay Abraham, at ito ay pinagtibay bilang kautusan noong lumabas ang Israel ni Jacob mula sa Egypt. So far, may nakita tayong tatlong klaseng tithes or ikapo na matatagpuan sa Torah. Number 1, Levitical or Sacred Tithe. Number 2, Tithe for the Feasts. Number 3, Tithe for the Poor. Talakayin natin ang first tithe, the Levitical or Sacred Tithe. Leviticus chapter 27, verse 30 hanggang 32. Sa verse 30, "A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to Yahweh. It is holy to the Alahayam." Verse 32, "Every tithe
of the herd and flock, every tenth animal that passes under the shepherd's rod will be holy to Yahweh. Ang bawat ikapo ay banal para kay Abba Yahweh. Para kanino or para saan ang first tithe? Numbers chapter 18 verse 21 to 24. I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. It is the Levites who are to do the work at the tent of meeting and bear the responsibility for any offenses they commit against it. This is a lasting ordinance for the generations to come. They will receive no inheritance among the Israelites. Instead, I give to the Levites as their inheritance the tithes that the Israelites present as an offering to Yahweh. That is why I said concerning them, they will have no inheritance among the Israelites. Maliwanag na ang first tithe ay banal para sa Ama at ito ay ibinibigay niya sa mga Levites o Levita. Sila ang mga priests or workers na mangangalaga sa house of prayers. Dito rin kukunin ang para sa mga pagpapagawa at maintenance ng mga house of prayer bawat chapters nationwide and worldwide. Ito naman ang pangalawang uri ng tithe. This is the second tithe, the tithe for the feasts. Deuteronomy chapter 14 verses 22 to 27. Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of Yahweh your Elohim at the place he will choose as a dwelling for his name, so that you may learn to revere Yahweh your Elohim always. Verse 24, but if that place is too distant and you have been blessed by Yahweh your Elohim and cannot carry your tithe because the place where Yahweh will choose to put his name is so far away, then exchange your tithe for silver and take the silver with you and go to the place Yahweh your Elohim will choose. Use the silver to buy whatever you like, cattle, sheep, wine, or other fermented drink, or anything you wish. Then you and your household shall eat there in the presence of Yahweh your Elohim and rejoice. And do not neglect the Levites living in your towns, for they have no allotment or inheritance of their own. Para saan po ang second tithe? Para po ito sa iyong sarili. Iipunin mo, mag-alkansya ka. Budget mo yan upang makadalo ka sa mga feasts. Kung ikaw ay farmer at malayo ang pagdadausa ng feasts, maaari mong ibenta ang palay at ang pera na lamang ang iyong babaunin papunta sa kapiestahan. Makinig ng mabuti. Ang tithes for the feast ay sarili mo pong pera. Ikaw ang gagamit. Hindi po yan ibibigay sa priest at mas lalong hindi sa OHC. Kapag naruroon ka na sa lugar na pagtitipunan at napagkaisahan ng kawan na bumili ng kunwari kakatayang baka, doon mo kukunin sa hawak mong tithe yung ipang-aambag mo. In short, ang second tithe ay budget mo at ng iyong pamilya during the feasts. Pwede mong ipambili ng alak, pagkain, damit, souvenirs, at kung ano-ano pa. Ngayon, kung may matitira, itabi mo para sa susunod na feast.
In short, ang second tithe ay isang savings plan upang makadalo ka sa mga kapiestahan na ipinag-uutos sa Torah. Ito naman ang pangatlong klaseng tithe. This is the third tithe, and this is for the poor, the widows, orphans, Levites, and foreigners. Deuteronomy chapter 14 verse 28 to 29. At the end of every 3 years, bring all the tithes of that year's produce and store it in your towns, so that the Levites who have no allotment or inheritance of their own, and the foreigners, the fatherless, and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied, and so that Yahweh your Elohim may bless you in all the work of your hands. Sa katapusan ng bawat ikatatlong taon, lilikumin nyo ang third tithe. Magsasagawa kayo ng pagdiriwang, get together, kainan at kasayahan. Priority po dito na mabusog ang mga ulila, mga biyoda, Levites at mga mahihirap nating kapatiran sa loob ng kawan. Take note po ang sinabi ko, para po ito sa mga mahihirap nating kapatiran sa kawan. Sila ang mga imbitado kasama ang kahit bisita o kamag-anak na nakikipanirahan sa kanilang mga tahanan. Saan nyo dadalhin ang third tithe? Titipunin nyo po yan sa inyong mga local chapters. Hindi po ipapadala sa OHC. Wala po kayong ipapadala sa OHC. Ang third tithe ay hahawakan nyo dyan sa inyong local chapters upang kumain ang mahihirap ninyong kapatiran sa kawan. Paano ang implementation? Sa bawat ikatlong taon, maglilikom kayo ng third tithe. Ang pagkukunan nyo ay ang income sa ikatatlong taon lamang. Hindi po yung tatlong taon, kundi ang ikatatlong taon lamang. Tandaan din na ang ating taon ay natatapos sa pagpasok ng Abib New Moon. So gaganapin ninyo ang event bago dumating ang New Moon ng Abib, sapagkat yung huling buwan bago dumating ang New Moon ng Abib, ang huling buwan ng taon. Once every 3 years lang po ito. So recap ko lang po muna bago tayo dumako doon sa pag-compute kung magkano nga ba ang tithes. First tithe, napupunta ito sa mga Levites, priests, and workers. Diyan kukunin ang construction and maintenance ng mga house of prayers at mga gawain upang ipalaganap ang banal na salita. Second tithe, para ito sa iyong sarili upang may babaunin ka sa araw ng mga kapiestahan. Ikaw ang gagamit nito, hindi mo po ito ibibigay sa priest at mas lalong hindi sa OHC. Third tithe, nililikom ito once every 3 years. Nagmumula ito sa iyong kinita sa ikatlong taon. Huwag malito, hindi po ito magmumula sa 3 years income, kundi sa pangatlong taon lamang. Ano ang paggagamitan ng third tithe? Lilikumin nyo upang mapakain ang mga naulila, biyoda, biyodo, mga levita at mahihirap na kapatid sa kawan kasama ang foreigner or mga kamag-anak na nakikipanirahan sa kanilang mga tahanan. Dito rin po sa third tithe, kukunin ang mga pangtulong sa mga kapatiran na mangangailangan ng medical assistance. Kunwari may na-hospital at nangangailangan ng tulong, kukunin nyo po dyan sa third tithe. Ngayon, paano po ba kinukompute ang amount ng mga tithe? So remind ko lang po sa inyo, ang salitang tithe means tenth. Ibig sabihin, 10%.
Kunwari, ikaw ay isang negosyante. Ikaw ay nagba-buy and sell ng kamote. Puhunan mo sa isang sakong kamote ay 1,000 bawat sako. Humango ka ng 10 sako. So, ibig sabihin, ang puhunan mo sa kalakal sa iyong kamote ay 10,000, 10,000. Siyempre, kailangan mo itong ibiyahe papunta sa palengke. Nag-arkila ka ng sasakyan. Kunwari, 1,000. Binayaran mo ang mga kargador mo. Kunwari, 500 pesos. Nagutom ka along the way. Kumain ka sa daan, 200 pesos. Inupahan mo ang pwesto sa palengke. Kunwari, 300 pesos. Total ng puhunan mo, 12,000 pesos. Ngayon, nung naipaubos mo na ang kamote na ibenta mo na, ang na-realize mong income, gross income ay 13,000 pesos. So, ibig sabihin, kumita ka rin ng 1,000. Tanong, paano mo malalaman yung amount ng tithes? Magkano yung ikapo mo? Ganito po yun. Ilabas mo muna ang puhunan at mga expenses mo. Kung magkano ang neto or net income, doon mo ibabase ang tithes. So, balikan natin. 13,000 ang napagbentahan mo. Alisin mo muna ang 12,000 na puhunan at mga expenses. Ibig sabihin, ang net income mo ay 1,000. Dito mo lang sa 1,000 ibabase ang iyong tithes. So, kwentahin na natin. First tithe, 10% ng 1,000, 100 pesos. Holy tithe po yan para sa house of prayer and sa Levites. Second tithe, 10%, 100 pesos po yan. Personal budget for feasts, mag-alkansya ka, itabi mo yan. Hindi mo yan ibibigay doon sa Levites. Pansarili mo yan, parang savings. Para pagdating ng mga feast, may gagastusin ka. Kung kulang man, kunti na lang ang idadagdag mo. Magkano ang total tithe mo? 200 pesos. Magkano ang mapupunta sa house of prayer? 100 pesos. So, saan itong 100 pesos na natira? Iaalkansya mo. Budget mo yan para pagdating ng mga kapiestahan, may dudukutin ka. Ngayon, kung nagkataon na pangatlong taon na ito, magkakaroon ka ng third tithe, additional 100 pesos, for the poor. Lilikumin nyo yan sa chapter. Doon nyo sa chapter yan iipunin hanggang sa katapusan ng pangatlong taon. Doon nyo rin kukunin kung merong nangangailangan, nag-emergency ang isang kapatid o may namatayan, may nagkasakit. Kunin nyo dyan sa third tithe na yan dahil yan ang purpose nyan. Ngayon, paano naman yung mga empleyado na naka-fix ang sweldo? Pareho lang po ang principle. Ilabas mo muna ang lahat ng gastos mo na may kinalaman o kaugnayan sa pagtatrabaho mo. Halimbawa, ang transportation mo, pamasahe, gasolina, labas-pasok sa inyong opisina o kung saan ka man nagtatrabaho. Yan ay kung hindi sagot ng kumpanya. Meal allowance. Kung sa kantin ka kumakain habang nasa trabaho. Kasi siyempre mas mahal ang pagkain doon. Maintenance mo ng iyong laptop, sasakyan na ginagamit sa trabaho, etc. In short, ang tithe mo ay nakabase doon sa matitirang amount na maituturing mong iyo na nga ito. Magkano ang natira sa'yo? Kahit 20,000 ang sweldo mo per month, kung 5,000 lamang ang natitira na maituturing mong para sa iyo, para may pambili ka ng damit, pagkain ng iyong pamilya, doon mo lang kukunin sa natitira ang tithe. So, kung ang sweldo mo ay 20,000, hindi po 2,000 ang 10% na tithe. Kukunin mo sa 5,000 na natira. So, 500 po lamang. Ngayon, ang nasusulat sa Bible ay yearly ang computation ng tithes. Ngunit, para hindi magalaw at hindi ka mabigatan, hindi maiipon, unti-unti inyo na po per month or kung ano ang magaan para sa inyo. In such a way na pagdating ng taon, kung kulang man ang iyong naibigay na tithes, konti na lang ang idadagdag mo. Mabigat po ba ang tithing? Hindi po.
Kaya nabibigatan ang iba kasi ang hinihingi ng ibang sekta ay ayon sa gross income. Wala silang pakialam kung magkano ang ginagastos mo sa transportation at ibang direktang gastusin na nauugnay sa trabaho. Hindi po ganun. Ngayon, kung tatanungin nyo kami, ano naman ang mga expenses na pwedeng ibawas mo muna bago mag-compute ng tithes? Hindi po namin masasagot dahil ikaw po ang nakakaalam ng iyong sitwasyon. Pero ito ang paalala namin. Kung sasadyain mong paliitin ang net income para paliitin din ang amount ng tithes na iyong ibibigay, nasa iyo na po yan. Gaya ng paulit-ulit naming sinasabi, ituturo lamang ng OHC ang kautusan. Hindi po kami ang nagpapatupad. Ikaw ay pumasok sa covenant ng ating ama. Ikaw ang sumunod. Hindi dahil pinasusunod ka at inuutusan ka ng OHC, kundi dahil yun ang nasa kasunduan na pinasok mo sa ating ama. Ikaw at ang abayahawa lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Pero kapag ginawa mo yun na sadya mong pinaliliit ang net income, ikaw ang kumakawawa sa sarili mo. Pwede kang turuan ng ama ng masakit na leksyon. Tandaan ang nasusulat sa Leviticus 27:30. All tithes are holy unto Elohim. Kung ikaw naman ay magiging honest, ito ang kanyang pangako. So ito ang pangako ng ating ama. Malakay chapter 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says Yahweh Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Sinabi ng ama sa verse na yan, subukan nyo ako. Ibigay nyo ang tama o buong tithes para may pagkain sa kanyang bahay-sambahan. Sinabi ng ama, bubuksan niya ang floodgates of heaven at ibubuhos niya ang pagpapala hanggang sa punto na wala kayong mapaglalagyan. Kung may mga katanungan tungkol sa tithes, maaari po kayong mag-request ng Zoom meeting tungkol sa topic na ito. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Para sa mga newly baptized, welcome to the covenant. Para sa mga new subscribers, huwag niyo pong kalimutan panoorin ang The Guide para alam po ninyo ang tamang sunod-sunod ng mga video na dapat panoorin. Nasa ibaba lamang po nitong video ang link ng The Guide. At para sa lahat, be blessed. Shalom.